Pilipinas, it's time for Family Feud! Let's meet our two teams! First up, ang uniquely beautiful women ng Miss Universe Philippines! Beauties with a purpose, the ladies of Miss World Philippines! Please welcome Family Feud's main man, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Magandang hapon, welcome to Family Feud. Welcome to Family Feud, Miss Universe PH, and of course, Miss World PH. Ito po ang pinakamasayang family game show sa buong mundo, kaya welcome po sa inyo. Alam nyo, ang saya po dito sa studio kasi hindi lang yung kalalakihan sa studio audience, pati na rin yung mga Bex, kasi siyempre yung mga iniidolo nila. Oh my goodness, in the flesh, with us, at siyempre walang iba, kung hindi ang latest beauty queens ng Pilipinas. Kaya mapalad tayo ngayong hapon. And today, you will see a different side of them. Kaya umpisahan na natin sa Miss Universe PH. Their team captain is Miss Universe Philippines Tourism 2022, Michelle V. Hi, Michelle. Welcome to Family Feud. Hello. Thank you for having us. How are you? I'm good. It's very cold in here, but I'm excited. Sobra. Huwag kang mag-alala. Maya-maya, mainit-init na yung laban dito, Michelle. Bagong lahat, Michelle, sino-sino ang makakasama mo? Ay, naku, napaka-exciting talaga. We have Miss Universe Philippines Charity and aming Boholana Belgian, si Pauline Amelings. Hello, Pauline. And Miss Universe Philippines first runner-up, and she is ready to wow from Mindanao, Annabelle McDonald. Last but not the least, we have Miss Universe Philippines second runner-up, and ang pinakamaganda na nakatira sa Provinciedad, Maria Katrina Legado. Hello, Kat. Welcome. Good luck to you. Kung meron tayong universe, makikilala naman natin ang Miss World PH, ang inyong makakalaban, their team captain, Miss World Philippines 2022, Gwen Furniol. Hi, Gwen. How are you? Hello. I'm great today. Gwen. Alam, si Gwen po, ang mother po na ni Gwen ay from Negros Occidental at ang yung father ay French. Napapanood tayo siyempre sa France. Can you greet your relatives in French? Okay, so bonjour. Bonjour tout le monde, ma famille et mes amis, je suis Gwendoline Fournial et je vous aime beaucoup. Yun! Pero siyempre, nanonood din yung mga kamag-anak mo sa Bacolod, kaya mag-hello din tayo sa kanila. I'm sure they're cheering on you. Gwen, sino-sino ang makakasama natin ngayon? We have, of course, Miss Ecoteen Philippines, Bea McLallan. We have Justin Felizarte, which is our Miss World Tourism 2022. And last but not least, Cassandra Chan, our Miss World Philippines Charity. Thank you Gwen, Michelle, at good luck sa inyong dalawang teams. Ladies, alam naman na sanay na sanay kayo sa mga Q&A, pero ang tanong, mahulaan nyo kaya ang sagot ng 100 Pinoy na sinurvey natin? Kakaiba to. Kaya alamin na natin ang sabi ng survey team captains, Michelle and Gwen. Come on, let's play round one. Good luck, ladies. Sakto, nag-survey kami. 100 babae ang tinanong. And the top 5 answers are on the board. Anong trabaho ng lalaki ang pwedeng i-describe as sexy? Michelle. Driver. Driver! Whoa, okay. Driver. Ang sabi ni Michelle, driver. Okay, Gwen. Anong trabaho ng lalaki ang pwedeng i-describe as sexy? For me, police. Police! Meron tayong driver. Meron tayong police. Survey! Wala. Pauline, what do you think? Macho dancer. Ito, literal talaga. Macho dancer. That's a top answer. Pauline, pass or play? Play. All right, let's do it. Yes, Michelle, balik tayo. Gwen, balik tayo. Annabelle, anong trabaho ng lalaking pwedeng i-describe as sexy? Sundalo.
Sundalo. Matikas. Sundalo. Kat, anong trabaho ng lalaki ang pwedeng i-describe as sexy? Nagluluto. Nagluluto. Chef. Sexy all right, chef. Let's see. Nandiyan ba yan? Chef, pwede ba yan? Yes, it's there, Michelle. Michelle, ano pa kaya? Trabaho ng lalaki na pwede i-describe as sexy? Artista. Artista! Yes, sabi ni Michelle, artista. Oh! Stand by, Miss World. Pauline, ano pa kaya? Barista. Barista! Mm. Di ba? Mixologist. Diba? Mixologists. Sabi ni Pauline, barista! Okay, here we go. Cassandra, ano kaya? Trabaho ng lalaki na pwede i-describe as sexy. Carpintero. Carpintero! Justine? A fitness instructor. Oh, gym instructor, fitness instructor. Bea? Construction worker. Construction worker! Nandun tayo. Gwen, these are your options. What do you think? Trabaho ng lalaki na pwede i-describe as sexy. You may have your own answer. Ano kaya sa'yo? I would say doctor. Oh, doctor! Okay, doktor. Ang sabi ni Gwen, doktor. Alright, let's see kung ano yung ginawala number 5, please. Cargador. Similar. Number 3, model. Hindi natin naisip yung model. And number 2, fitness instructor. It's alright. Round 1 pa lang ito, but you get this round. Hindi lang po sexy kung hindi brainy rin ang Miss Universe PH family. Meron silang agad 84 points. Habang ang Miss World PH wala pa. Pero syempre, umpisa pa lang yan. Kumbaga sa contest preliminary round pa lang ito. Kaya okay lang yan. Pwede pa kayo humataw at humabol when we return. Dito lang sa Family Feud. Yes, dalawang grupo ng nagagandahang mga Pinay ang magkalaban ngayon po sa Family Feud. So far, ang Miss Universe Philippines family ay leading with 84 points. Pero hahabol raw sa round na ito ang Miss World PH family. Here's our next set of beauties, Pauline and Bea. Let's play round 2. Good luck, ladies. Here we go. Top 5 answers. Hinahanap natin. Kung magiging boss ka ng kumpanya, ano ang ipagbabawal mo? Go! Bea. Glass ceiling. Glass ceiling! Okay. Anong klaseng ceiling sa'yo, girl? Glass ceiling! Bakit glass ceiling? Curious lang. Well, a lot of women in companies who work in businesses have not much opportunities to raise their ranks in a company. And that's what you call a glass ceiling. So as a future chairman of a company, tatanggalin ko yon. Equal opportunities. Yes. All right. Very, very insightful. Ang sabi niya, equal opportunities or glass ceiling. Okay. Pauline, kung ikaw magiging boss ng kumpanya, anong ipagbabawal mo? Bullying. Bullying! Pero kung tutusin, parang similar ito sa mga Q&A ng beauty pageants, right? Pero similar ito sa gutin yun. Bullying. Survey. Wala. Justine? Overtime. Overtime. Ang ganyan. Paano kung gustong pumita ng tao? Okay lang ba yun? It has to be a balance, you know? Life-work balance. Tama naman. Overtime. Wala. Annabelle. No smoking? No smoking. Yeah, ganun kasimple, no smoking. No smoking. Wala na naman. Last chance, Cassandra. Office romance. Office romance. Bawal magka-jowa sa office. Yeah. Office romance. Wala. Last chance. Kat. Bawal malate. Basic. Bawal malate. Nandiyan. Okay. Kat, pass or play? Play! Alright. Bea, balikan muna, Bea. Michelle, kung magiging boss ka ng kumpanya, anong ipagbabawal mo?
Bawal magnakaw. Siyempre. Bawal magnakaw. Ewan ka na lang kung wala yan. Pauline, ano yung pagbabawal mo kung maging boss ka lang po? Maglambing sa boss. Bawal lumandi sa boss! Wala! Stand by to steal. Annabelle. Annabelle. No plagiarism. 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 Survey. Wala. Okay, here's your chance, Miss World PH. Cassandra, here's your chance. I am just looking for one more correct answer. Kung magiging boss ka ng kumpanya, ano yung pagbabawal mo? Bawal po matulog. Bawal matulog. Mag-chismis. Bawal ang chismisan, di ba, Bea? Matulog, chismis. Bawal maingay. Maingay? Gwen, maingay. Ayaw matulog. Ayaw ang chismisan. Ayan. Bawal matulog. Bawal matulog. Okay, we'll go with that. Survey! Meron! Tulog tamad. Tignan nga natin yung mga hindi na call number 5. Dahil mag-ingay. Oh, sinabi rin. Di ba? Galing. Number 3. Bawal mag-cellphone. And top answer. Sinagot na rin. Chismisan. Di ba? Nandiyan lahat. Unti-unti nang humahabol ang Miss World PH family. Meron na silang 35 points, habang ang Miss Universe PH naman ay may 84 points. Next round, double points na. And that's up next dito sa Family Feud! The best talaga dito sa Family Feud kasi may charity na tatanggap ng 20,000 pesos at meron ding beautiful ladies who could win up to 200,000 pesos. Ang tanong lang, will it be Miss Universe PH family or Miss World PH family? Depende yan kina Annabelle at Justine. Kaya, ladies, come on. Let's play round 3! Let's go, Justine! Ito po yung double points round. Okay, good luck sa inyo. Here we go. Top 5 answers are on the board. Magbigay ng prutas na kulay yellow. Annabelle. Saging! Ayaw ha, matching-matching pa sa color team nyo ngayon ha. Saging! Justine, pwede pa. You can still get the top answer. Lemon? Lemon! Wala! Lemon! Wala! Okay, Annabelle, pass or play? Play. We're gonna play. Justine, balik muna tayo. Cat. Prutas na kulay yellow. Siyempre, mangga. Proudly Filipino. Yeah! Mangga. Andiyan ba yan? Top answer. Michelle, prutas na kulay yellow. Siyempre, pinya. Pinya! Yes! Good answer. Pinya. Hello? Pauline, magbigay ng prutas na kulay yellow. Wala. Isa pa. Stand by to steal. Annabelle, magbigay ng prutas na kulay yellow. Melon? Melon! Melon! Melon kaya ng ganon. Melon kaya ng ganon. Survey! Wala. Miss World PH, ito na. Pagkakataon ninyo, Cassandra, magbigay ng prutas na kulay yellow. Pomelo? Pomelo! Pomelo, Justine? Durian? Durian! Bea? Kamatis! Kamatis! Meron nga! Meron! May yellow din. Gwen? Okay? Magbigay ng prutas. Kulay yellow. 3 seconds. Any? Pomelo! Pomelo! Okay, pomelo. We'll take that. Ang sabi ng survey ay... Number 5, please. Cashew. Kasuy. Cashew. Number 4. Papaya. Recap tayo. Miss Universe PH family has 258 points. Miss World PH naman ay may 35 points. Meron na, may 35 points na. One round to go.
So kumbaga, kung beauty pageant ito, malapit na tayo sa top 3. Kaya dyan lang kayo, magbabalik agad ang Family Feud. Last round na ito, ang score po natin, 258-35 lamang ang Miss Universe PH Family. Pero ladies, posible ha, yung come from behind win. Ilang beses na natin nakikita yan. Kaya do your best, Kat and Cassandra. Let's play the final round. Reminder, times 3 ang value ng bawat tamang sagot. Kaya good luck sa inyo. The top 4 answers are on the board. Fill in the blank. Fried. Blank. Yes, chicken. Kathy, ganyan. Fried chicken. Fried chicken. It's a top answer. Pass or play, Kat? Siyempre, play. Game. Cassandra, balik muna tayo. Let's go, Kat. Michelle, fill in the blank. Fried blank. Fried fish. Fried fish. Fried fish. Good answer. Fried fish. Colleen, Colleen, ano kaya sa mo? Fill in the blank. Fried rice. Filipino tayo, di ba? So dapat meron. Fried rice. Yeah! Siyempre. Husay. Annabelle. Fried blank. Fried siomay. Fried siomay. Okay, ang sabi ng survey ay... Stand by. Kat. Umayos ka daw. Mahilig ako sa tilapia. Fried tilapia. Okay. Fried tilapia. She's a okay. Fish. She's a fish. Baka specific. Okay. Baka specific. Mali mo. Tama ka. Baka naman specific. Diba? Anything is possible. Fried tilapia. Okay. Ito na. Final chance. Mala! Cassandra, go. Favorite breakfast ko po to. Fried egg. Okay. Justine, fried what? Fried lumpia. Fried lumpia. Fried noodles. Fried noodles. Woo! Win. Here's the situation. If you get this right, you get all the points and automatically you ladies win. 3 seconds. Fried egg. Fried egg. Here we go. Survey, nandyan ba ang fried egg for the win? Coming, oh. Oh my goodness. Ano ba yung hindi nahulaan? Number 3. Fried noodles! Okay. Ito po ang ating final score. Miss World PH Family, 323 points at 258 ang Miss Universe PH Family. Ladies, napakagaling. Sana nag-enjoy kayo. Sana nag-enjoy kayo. And still, congratulations. Then mag-uwi pa rin kayo ng 50,000 pesos. Michelle, thank you. Congratulations. Pero congratulations din sa inyo. 100,000 pesos in the bank. Pwede pa nating doblehin yan sa ating fast money. So, Gwen, sino ang maglalaro? I need 2 players for you guys. 2 people. Could be anyone. Yes. I will pick Bea, our eco team. Cassie, our ballerina. Bea and Cassandra. Nako, madoble kaya nila ang premyo at ma-take home ang 200,000 pesos. Abangan natin susunod na po yan dito sa Family Feud. Beauty and brains ang kasama ko from our winning team, the Miss World PH Family, Cassandra. Magkano nga ulit yung napanalo nyo kanina? 100,000. Iyon! Well deserved. Pero alam nyo, kaya pa nating doblihan. And it's time to play fast money, Cassandra. Alright? Sige po. Give me 20 seconds on the clock, please. Ano ang earliest time sa umaga na pwede kang tawagan
sa cellphone. Go. 8:30 a.m. Bansang sumakop noon sa Pilipinas. Spain. Parusa ng teacher sa pasaway na estudyante. Pamalo. Fill in the blank. Lechong blank. Lechong kawali. Bakit ayaw mong mag-alaga ng hayop? Kasi madumi sila. Right? Cassandra, tignan natin kung ilang points ang nakuha mo. Here we go. Alright, okay. Anong earliest time sa umaga na pwede kang tawagan sa cellphone? Ang sabi mo, 8:30, ang sabi ng survey ay... Oy! Ay, sayang. Bansang sumakop noon sa Pilipinas, ang sabi mo, Espanya. Spain. Yes! Yes? Survey. 25 points. Yeah. Parusa ng teacher sa pasaway na estudyante, ang sabi mo. Palo. Survey. Ayan. Fill in the blank. Lechong blank. Ay, tama, ito. Kawali. Yes, that's the answer. I know. Whoa! 1:35 to go. Bakit ayaw mag-alaga ng hayop? Kasi madumi. Survey. Pwede. Yay! 94, Cassandra. You did very well. Balikan mula. And let's welcome back, yes! Bea. Bea? Yeah. Out of 200 sa tingin mo, ilan ang nakuha ni Cass? 100 plus. Yes, definitely 100 plus. Nakakuha siya ng 106. Ibig sabihin, 94 na lang ang kailangan mo. Okay. Kaya-kaya. Alright? Okay. Okay, makikita ng mga viewers sa bahay yung sagot ni Cassandra. Kayo lang po ang makakakita niyan. Give me 25 seconds on the clock, please. Here we go. Ano ang earliest time sa umaga na pwede kang tawagan sa cellphone? Go. Alas 3 ng umaga. Bansang sumakop noon sa Pilipinas. Spain. Isa pa. Espanya. Isa pa. Japan. Parusa ng teacher sa pasaway na estudyante. Palo. Isa pa. Minus grade. Fill in the blank. Lechon blank. Kawali. Isa pa. Adobo. Bakit ayaw mong mag-alaga ng hayop? Mahirap alagain. Alagaan. Bea, we need 94 points. First question, ano ang earliest time sa umaga na pwede kang tawagan sa cellphone? Sabi mo, 3 a.m. Ito hindi naman ikaw siguro to, pero sa survey. Okay lang ba tawagan ka ng 3 a.m.? Yes! Wow! Responsive. Wow, okay. Ang sabi ng survey sa 3 a.m. ay... 1 point. May isa. Baka ikaw yun. That's yun. Me! Ikaw yun. That's me! That's me, ikaw yun. Ang top answer natin, 8 a.m. Eh, kasi may 30 eh. Sayang naman, no? Oh. Anyway, bansang sumakop sa Pilipinas, ang sabi mo, Japan. Alam mo ba na ito ang top answer natin, baby? Really? That's the top answer! Japan, survey! 62 to go. 62. Parusa ng teacher sa pasaway na estudyante, babawasan. O kaya low grade. Yes. Marami yan. Marami yan? Marami yan. Tignan natin. Survey. Ang top answer natin dito ay stand sa corner. Yeah. Face the wall. Face the wall. That is the top answer. 60 to go. Two more questions away. Fill in the blank. Lechong adobo. Bago yan, Andrea. Meron yan. Bago meron yan, yan, sir. Gusto kong tikman yan kung sa mamakakita meron niya. Yan. Pero pwede kasi lilitsunin mo muna sa kaya adobo or vice versa. Yeah. Diba? Adobo! Wala! Ang top answer is lechon kawali. And last question, bakit ayaw mo mag-alaga ng hayop? Ang sabi mo kasi mahirap alagaan. Ang sabi ng survey ay... Wala! Ang top answer ay madumi. Nasagot ni Cassandra. Sayang hindi umabot, Bea, but still, okay. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Congratulations, ladies! At gaya ng sabi ko kanina, Gwen, Cassandra and Justine, let's welcome back sina Michelle, Pauline, Kat, and Annabelle. Tatanggap pa rin ng 20,000 pesos ang chosen charitable institution. May napili na ba kayo? So, it will go to the Miss World Philippines organization, Beauty with a Purpose.
Yun. So sa Miss World Philippines Organization Beauty with a Purpose, makatatanggap po kayo ng 20,000 pesos mula sa kanila. Maraming salamat ulit sa inyo, ladies. Michelle, Paulina, Annabelle, and Kat, thank you very much. Salamat ako po si Ding Dong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud! Yes, sir!